Okay, so this question comes from customer service. Yun yung pangalan niya dito eh. Ask ko lang po kung bakit yung upline ko mainit ulo niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang mali. Tapos dumadating sa point na gustong kong magpaturo paano mag-present, parang walang pake. Tapos sasabihin sa akin na ituro ko na yon. Ano po ba dapat kong gawin? Hindi pa alam paano mag-present ng tama, or hindi ko pa alam paano mag-present ng tama. So maraming salamat sa tanong mo, customer service, kung sino ka man. So this is a great question. Now, alamin natin parehas ng side. Hindi ko sasabihin na hindi mo tinong upline mo, huwag ka manginig dyan. Huwag ganun. Alamin natin yung both side kasi naiintindihan ko rin itong upline nito eh. Kasi baka nga naman na ituro na niya ng ilang beses, ng paulit-ulit, pero hindi mo ginagawa. Hindi ko alam yung buong sitwasyon niyo eh. Kasi ang alam ko lang is yung side mo. Customer service, kung sino ka man. Now, yun lang yung alam ko na side. Baka naituro na nga niya, kasi nabanggit mo rin dito na naituro, sinasabi niya sa'yo, naituro ko na yan. Diba? Baka naituro na niya ng paulit-ulit sa'yo, hindi mo iniintindi, hindi mo ginagawa. So, maiinis talaga yun. Kahit ako, maiinis ako eh. Bakit hindi mo ginagawa, paulit-ulit na? Ayan pa man din ang pinakang kinaiinisan ko sa lahat, yung paulit-ulit. Diba? Sabi ko nga, hindi ako naiinis pag nagkakamali ka. Hindi ako maiinis kapag ka, na-reject ka, nag-fail ka, or anything, any mistakes na gawin mo, hindi ako maiinis niyo, hindi ako magagalit. Kasi ang mindset ko bilang leader, bilang upline, is okay lang yung bagong pagkakamali. Kasi ako nga mismo nagkakamali pa rin, hindi naman ako perfect. So anong karapatan kong magalit sa pagkakamali ng iba? Ang importante sa akin, ang palagi ko sinasabi sa mga members ko pag nagkakamali sila is, okay na magkamali, unang pagkakamali, huwag lang paulit-ulit ng pagkakamali. Kasi kailangan may matutunan ka na sa pagkakamali na yan. Okay lang yan. Huwag mo na lang uulitin sa susunod. Kasi pag paulit-ulit mo nang ginagawa, hindi na pagkakamali yan. No? Katangahan na yun. Kasi hindi ka natututo eh. Yung paulit-ulit mong ginagawa. Di ba? Hindi pwedeng hindi mo sinasadya. Tatlong beses na, hindi mo pa rin sinasadya. Di ba? So, yun. Doon ako nainis sa paulit-ulit. Kaya naiintindihan ko yung side nung upline. Baka ganun yung case. Kung sakali man na hindi, possible itong upline mo na ito is may pinagdadaanan yan. Okay, may problema yan. Siyempre, hindi naman magsasabi yan. Okay, alam ko kasi na-experience ko itong mga bagay na to. Alam ko, naging downline ako, naging upline ako. Hanggang ngayon, upline at downline pa rin naman ako. Kaya naiintindihan ko. Baka merong pinagdadaanan agad to. Ang point ko lang dito, huwag kang umasa sa upline mo. And kasi hindi natin sila control. Ang importante, alam mo, ako meron akong upline before. Funny story. Meron akong upline before na, upline ko ha. Siya yung nakapagdala sa amin sa current company na kinabibilangan namin ngayon. Tapos, along the way, siguro mga 1 year and siguro mga 1 year and 3 months. Siguro, or 1 year. Basta 1 year, lampas ng 1 year yung team ko, o yung team Genuine. Bigla siya nag-decide na lumipat ng company. Wala, bigla na siya nagsabi na lilipat na ako ng company. Ganito, bahala ka na dyan. Kasi, ano, maayos naman yung paalam niya sa akin. Kasi, ano, alam ko naman na kaya mo na, bla bla bla, ganyan. Hindi ko na ilalam kung ano yung dahilan. Pero aminado ako, sumama yung loob ko. At sinabi ko rin naman sa kanya yun na masama ang loob ko. Kasi although hindi ko naman talaga siya kailangan. Di ba? Kasi independent naman talaga ako mag-isip. Pero nasaktan lang ako kasi kaibigan ko na siya eh. Di ba? Nasaktan ako kasi kaibigan ko na siya. And upline pa rin ang tingin ko sa kanya. Even though mas malaki yung kinikita ko sa kanya ng multiple times, respeto pa rin ako sa upline ko kasi yan yung isa sa pinakamagandang na ituro sa akin ng unang mentor ko, yung pagdating sa respeto sa upline. So tinetreasure ko kasi yung upline kasi ang hirap makahanap ng matinong upline. So kaya nasaktan ako kasi akala ko matinong upline na siya eh. Diba? Tapos bigla siya magde-decide na ganun, although wala naman talagang epekto sa akin yun or epekto sa mga members ko kasi wala naman, nagpo-produce naman kami ng amin and this, ano kami, independent. Nasaktan lang talaga ako. So, sinabi ko yun sa kanya. Nasaktan ako doon sa decision niya na yun. And, hindi ko na muna siya kakusapin kasi baka kung ano pang masabi ko. Eh, ako pag ako nagagalit pa man din kung ano nang pinagsasasabi ko. Diba? So, iniwas ako na mangyari yun. Kasi meron pa rin naman kami pinagsamahan. So, palipasin na lang muna. And then, later on, fast forward a couple of months, nag-decide siya na bumalik, pero this time, downline ko na siya.
So, ngayon, di pa rin naman kami nag-uusap as of the making of this video. Pero, wala naman ako sa manang loob. Nakalipas na eh. Okay, nakalipas na yung nangyari na. So, kaya ako ito kinikwento sa inyo kasi grateful pa rin ako sa kanya na kung hindi dahil sa kanya, hindi namin makikita itong napakagandang company na kinabibilangan namin ngayon. Hindi ako magkakaroon ng gato kalaking resulta. Hindi kikita ng malaki, hindi yayaman yung mga ilan sa mga leaders ko ngayon. Wala itong meron kami ngayon kung hindi dahil sa kanya na hindi naman kasi ako yung ano niya eh, hindi naman kasi ako yung directly na kinausap niya para rekrutin sa current company namin, kundi yung isa sa mga leaders ko. Kung hindi siya nagtiyaga na i-follow up ng i-follow up yung isa sa mga core leaders ko, hindi namin makikita tong company na to. Kasi yung core leader ko na yon, siya yung nagdala sa akin. Nung napagsarahan kami sa previous company namin, before sa current company namin ngayon, nung napagsarahan kami, naghahanap kami ng company na lilipatan. And sabi ko, dapat yung talagang magtatagal na. Okay? By the way, para at least may idea kayo, yung pinanggalingan ko na company is walang product. Walang tangible product. Recruit lang. Kaya nagsara. So, ganun ang mga ano. Kaya, iwasan nyo yung mga ganung klase ng company. Okay? Iwasan nyo yan. Kasi scam yan. Kahit anong mangyari, scam talaga yan. Unless, biglang magbago ng yung batas na ano, legit yung mga kampaneng walang produkto. Unless mangyari yung ganun, eh, legit na sila. Pero hanggat wala pang ganun nangyari, scam yan. Iwasan nyo yun. So, napagsaran kami sa sama ng mga loob namin mga time na yun. Talagang bagsak kami lahat. So, sinabi sa akin itong core leader ko na to, what if itong company na to yung pasukin natin? So, sabi ko, consider natin. Nagbigay ako sa kanya ng mga, ano, dapat itanong, i-research. Ako, nag-research din ako. Talagang inaral ko product, inaral ko yung compensation plan, inaral ko yung company, yung mga, kinilala ko sino yung mga nandun sa taas, kinilala ko sino yung mga member na kumikita ng malaki doon, na kung legit ba talaga to. So, dalawang buwan rin yata kaming nag-aral nung company na kinabibilangan namin. Then, nag-decide na kami na, yun, imi-meet ko to, itong nagre-recruit sa kanya, itong tao na kinakwento ko sa inyo, na upline ko na naging downline ko, na minit namin. Sabi ko, kapag ako pinawer nito, is hindi ako sasali dito. Eh, alam nila eh, buti nilang kilala nila ako, ayaw ko ng paweran. So, hindi nila ako pinawer. Nandun na kami, alam ko na acne na ako, pero nagpa-present pa rin ako kasi gusto kong, tinesting ko talaga kung okay ba tong upline na to. So, yun, kung hindi dahil doon, fast forward, hindi ko na kwento yung buong details kasi hahaba tayo. Kung itong upline ko na to, kung hindi niya chinaga, na i-follow up, na recruitin itong leader ko, hindi kami mapupunta dito. Possible wala to lahat. Baka ibang sitwasyon ang nangyari. Hindi ko alam. Kaya napaka forever grateful pa rin ako. Na kung hindi dahil doon, hindi niya kami nadala sa magandang kumpanya. So, yun yung, kaya ko to sinasabi sa inyo, is ganun din pagdating sa upline mo. Kahit gano'ng pakasama ang ugali niyan, kahit pa napaka walang kwentang upline niyan, magpasalamat ka pa rin kung siya yung nagdala sa'yo dito. Kasi siya yung naging messenger eh. Siya yung naging tulay para mapunta ka sa napakagandang industriya ng network marketing. Kaya gusto ko lang kayong bigyan ng perspective pagdating doon. Then, the rest, yung mga how-tos, paano mag-present. Meron akong video niyan dito eh. Paano mag-present? Mag-self-study ka na lang. Nanunood ka na rin lang naman itong videos ko. Nanunood ka na lang rin naman itong mga pinagdadaldal ko dito. E di, mag-research ka na, mag-self-study ka na lang. Kung ayaw kanyang turuan, mag-aral ka ng sarili mo. Wala naman yung success mo sa kanya eh. Nasa'yo. So, I hope nasagot ko yung tanong mo, customer service, kung sino ka man. So, comment kayo dyan sa ilalim kung ano yung pinakantumatak dito sa isip nyo, dito sa naging sagot ko. So, yun lang naman yung sagot ko. Kung meron ka rin mga katanungan para sa akin, mag-comment ka lang sa ilalim ng video na ito, nung tanong mo, lagay mo kung ano yung tanong mo, and then lagyan mo ng hashtag, itanong mo kay Serrano, para alam ko nagagawan ko siya ng video in the future once makita ko na siya. So as long as hindi ko pa nasasagutan yung tanong na yan or wala pa akong video na nagagawa regarding dyan, so sasagutan ko yung tanong na yan. Pero kung meron na akong naisagot dun sa tanong mo na patulad ng ibang tanong dati, magre-reply na lang ako dyan sa tanong mo ng nung link nung video na sagot dun sa tanong mo. By the way, meron akong ginawang ebook na alam ko na makakatulong sa'yo. Dun mo matututunan kung paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Makikita mo yung link sa description ng video na ito. Hanapin mo lang yung Unlimited Prospects Handbook or pwede ka rin pumunta sa website na ito na makikita mo sa screen para ma-access mo yung ebook na yon. So, doon ko ituturo lahat sa iyo kung paano ka makakapag-invite, tamang pag-invite, ethical na paraan, paano ka magkakaroon ng unlimited na prospect with scripts na pwede mo nang magamit agad. So, ayun, marami ka natutunan sa video na ito. Live, love, and learn. You are born for greatness.